Sa ibang bansa ay pinayagan na ang pagbibigay ng second booster shot o fourth dose ng COVID-19 vaccine sa tinatawag nilang general population. Dito sa Pilipinas ay malaking issue pa na gawing mandatory ang pagpapaturok ng first booster shot o third dose. Well, lagi naman natin pinag-aaralan lahat ng mga bagong bagong developments, and there's actually data na yung 50 and above mukhang merong benefit. Bagamat yung sa 30 and above, maliit lang talaga yung difference niya between third dose and fourth dose. But one thing is very clear, yung first booster, 12 and above, important talaga yan, essential talaga yan. So yung sa second booster, pwede naman nating pag-aralan, continuous yung pag-aaral, especially for those 60 and below or 50 and below. Pero yung first booster, lalo na Omicron at lalong-lalo na BA5 ang nakikita natin ngayon, essential po yan. Kung you're 12 years old and above, kumuha na po kayo ng first booster kung wala pa kayong first booster. Ngayon, hindi lamang ang pambansang gobyerno nananawagan para sa pagpapaturok ng booster shot, kundi maging ang mga politiko at lokal na pamahalaan. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, higit 71 million na ang fully vaccinated sa bansa at 56 million na ang maaring magpaturok ng kanilang booster shot. Ngunit sa bilang ng DOH, may 40 million pa ang dapat na maturukan ng kanilang third dose. Sa mga eligible naman na para sa fourth dose, malapit nang umabot sa 1 million ang bilang. Ukol naman sa pagtaas ng positivity rate, partikular na sa Metro Manila, na ngayong araw ay umakyat sa 11.5%, paliwanag dito ni Salvanya. Mas pili yung mga tinitest ngayon with RT-PCR, yung iba antigen na lang. So you expect na dahil ini-enrich mo yung may mga sintomas, yung mga sa ospital, yung tinetest mo, tapos mas konti yung pool na tinetest mo, tataas talaga naturally yung positivity rate na yan. So with widespread vaccination, with antigen testing in that context, yung 5% na sinasabi ng WHO for adequate testing no longer holds true. So yung mga nagsasabi na 10% na, 20% na, that does not mean the same thing that it did at the very start. And we really expect na magbabago yan dahil mas pili na yung tinitest natin at this time. Ang very important na metric talaga is kung puno yung ospital o hindi. At habang nananatiling mababa yung healthcare utilization, whatever the positivity rate is immaterial, the most important thing is that we protect our healthcare system. Anya, sa nakalipas na higit 2 taon na kasakasama na sa pamumuhay ng tao ang COVID-19, marami nang natutunan ukol sa nakakamatay na sakit at isa ito sa mga positibong kaganapan kahit nagpapatuloy ang pandemya. Well, marami na tayong natutunan over the last 2 years. Bukod dun sa pagbabakuna na nakakapagbababa ng risk of severe, kahit dun sa mga may nakakalusot na severe, and even hindi sa severe, moderate risk pa lang, maganda na yung mga nabibigay natin na gamot at maganda yung nagiging outcomes. Dati, we would have to keep people in the hospital for 21 days. Ngayon, mga 3-5 days, bigyan natin ng gamot, okay na sila, uwi na sila, isolate na lang sa bahay. So, malaki yung pagbabago in terms of how well we manage COVID-19, and also mas konti rin yung nagsisevere dahil sa pagbabakuna. So I think the healthcare system is really well positioned, and we just have to keep track of the numbers na nananatiling mababa naman at this time in terms of severe and critical that are in the hospital. John Scosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.